Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 228. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ay tambak na nga talaga ang score sa pagitan ng Brumana High na top 2 at Shuhoku High School na number 39 seeds. Kaya naman dito'y hindi nga maiwasang mapaisip itong si Coach Ansay kung ano nga ba ang game plan ng koponan ng Brumana. Ano ba ang game plan ng Brumana? Bakit hindi sila nararattle kahit tambak na ang score? Ano ang nasa isip nitong si Coach Kiko? Nakilala ang matandang to bilang isang matalinong coach, ngunit bakit wala siyang ginagawang hakbang wika nitong si Coach Ansay na nalilito? Tama Coach Ansay, itong si Coach Kiko ay kilala dahil sa kanyang pagiging matalino bilang coach at bilang dating malalaro. Ngunit sa pagkakataon na to, bakit wala siyang linalabas na hakbang at ang kanyang mga malalaro ay hindi man lang nararattle? Ano kaya ang plano ng mga to? Wika nga nitong si Mr. Smith, samantalang sa loob nga ng court ay nagdidiwang nga ang lahat. Nice one! Tambak na ang kalamangan. Napakahusay talaga natin. Tampakan natin ang Brumana High. Ipakita natin sa kanila na deserve natin ang tawaging nasa top 5. Wika nitong si Miyagi. Tama ka Miyagi, napakahusay natin. Kahit number 39 seeds lang tayo sa listahan, hindi tayo nabibilang doon. Tambak lang score, hindi na makakahabol pa yung mga yan. Wika nga nitong Sakuragi. At dito'y tumugon itong si Rukawa. Huwag na huwag kayong mag-overconfident. Ang koponan ng Brumana High ay isa sa pinakamahusay dito sa pinakamataas na liga. Bakit sila tinawag na number 2 seeds? Yan ang hindi natin alam. Alam ko, merong ibibigay at ibibigay na plano at ilalabas sa sekreto yung mga yan. Kaya huwag na huwag kayong mag-overconfident, kaya dun tayo makakain ng buo. Wika nga nitong si Rukawa. Tama si Rukawa, aking mga malalaro. Huwag kayong mag-overconfident sapagkat alam ko na ang koponan ng Brumana ay hindi pa pigado. Sa katunayan yan, hindi pa sila umaarangkada. Hintayin nyo ang tunay na laban at sigurado gugulatin nila kayong lahat. Wika nga nitong si assistant coach. Kaya naman dito'y nagwika nga itong si Coach Kiko. Koponan ng Brumana, mukhang nakakahalata na sila. Ang ating laro at game plan na ibigay mo ng una upang mag-overconfident sila at bigyan sila ng isang biglaan na tira ay hindi gagana sapagkat aware ang lahat. Kung nagpatuloy ito at hindi sila nag-overconfident, tayong tagilid. Kaya Minami, Kanaha, Kaisin, Luna at Mikasa, huwag na kayong magtitipid. Wika nga nitong
si Coach Kiko. Yan! Yan ang kanina ko pa hinihintay eh. Ang iyong hudyat, Coach. Kung ganun, magseseryoso na kami. Wika nga nitong si Mikasa, kaya naman dito nga ay hawak-hawak na nga nitong si Drake Luna ang bola sabay sumenyas ng team. Seryoso na tayo ah! Huwag nating laruin to! Wika nitong si Luna nang biglang pumukul nga siya ng isang bang! Pasok nga ang kanyang pinakawalan na quick three, kaya naman labis nga na nagulat itong si Miyagi. Ano? Ma-shooting pala sa labas itong si Drake Luna. Hindi ko inaasahan na bigla na lang niya akong pupukulan ng isang tres. Naku, delikado! Delikado ito! Mukhang magseseryoso na sila. Wika nitong si Miyagi. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang tinatagong sikreto ng upunan ng Brumana. Alam ko, nagtitipid pa lamang sila. Walang saysay na tawagin silang number 2 kung hanggang doon na lang ang laro nila. Wika nitong si Mr. Smith, kaya naman dito'y hawak-hawak na nga nitong si Ryota Miyagi ang bola ng biglang isang double team nga ang ginawa nitong si Mikasa at itong si Luna. Hindi ka makakalagpas dito kung inaakala mo na malalagpasan mo ang aming depensa, pes hindi. Nagkakamali ka, bata. Wika nga nitong si Mikasa. Ano? Isang double team agad ang ginawa sa akin. Kailangan kong ipasa ang bola bago pa ako matawagan ng violation dito. Wika nga nitong si Miyagi. Hindi mo na ipapasa ang bola. Wika ni Luna sabay. Isang napakabilis ka na sundot. Nice one! Isang steal. Bigyan nyo ulit sila ng matikabong puntos. Siguraduhin nyo yan. Wika nitong si Coach Kiko. Kaya naman dito'y itong si Luna ay dali-daling pinatama ang bola sa sahig at sakto. Isang napakasolid ng epektos at takbo ng bola patungo dito kay Kanaha na dali-daling pumukol ng isang tres at dito'y bang! Pasok nga ang tres itong si Kanaha at dito'y back-to-back 3 points nga ang nagawa ng upunan ng Brumana. Kaya naman dito'y kailangan nating makabawi dito! Bumaba kayong lahat! Wika nitong Sakuragi! Ha! Talaga ba? Ikaw magbababa? Wika nitong si Minami nang biglang... Ano? Isang napakabilis sundot ang ginawa ni Minami! Sobrang bilis ng kanyang mga kamay at halos hindi ko man lang nakita ang kanyang ginawang sundot! Wika nitong Sakuragi! Ha! Ngayon, akin na ang bola! Ito ang malinis na steel para sa'yo. Hindi ka na makakaporma pa. Wika nitong si Minami. Dito'y nagsalita nga itong si Coach Kiko. Nice one, Minami. Yan ang depensa na ating ininsayo. Hindi sila makakalugpas dyan. Easy muna kayo. Siguraduhin nyo ang isang rest. Wika nga nitong si Coach Kiko na tila ba nagbago ang kanyang aura. Kaya naman, dumepensa kayo ng maayos. Isang solido na depensa ang kanilang ginawa, kaya ibalik nyo yan sa kanila. Delikado tayo dito. Pag nagkataon na sunod-sunod-sunod na puntos ang kanilang gagawin. Wika nitong si Ayako. Ha, talaga, sunod-sunod. Hindi kami mimintis dito. Tinipid lamang namin ang kupunan nyo at nagdiwang naman kayo. Ha! Walang chance na manalo ang number 39 sa amin. Mga unghang na bata na iyakin pagkatapos ng laro. Wika nitong si Kaisin na sobrang napapangisi nga. Kaya naman dito'y itong si Luna nga ulit ang may hawak ng bola sabay bumulong. Kung ganito lamang ang puntos ay sigurado mahahabulan namin. At kung ganito naman ang depensa ng kupunan ng number 39 seats ay madali lamang lagpasan. Ha! Basic na kalaban! Wika nitong si Luna nang biglang isang bullet pass na naman ang kanyang ginawa patungo dito kay Minami. Itong si Minami ay isang bullet pass nga pabalik dito kay Kanaha na dali-daling pumukul ulit ng isang tres at dito'y bang! Pasok nga ulit ang tres itong si Kanaha at dahil dito'y 9 points na sunod-sunod nga na puntos ang ginawa ng kupunan ng Brumana High. Kaya naman, napilitan ngang humingi ng isang timeout itong si Coach Ansay.
Ano kaya ang gagawin ng kuponan ng Shoko? Ngayong 9-0 run ang ginawa ng kuponan ng Bromana. Ang lahat ng yan ay abangan natin sa susunod na bahagi.